Tayo na po ang lahat. Diba po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diba po, Jesus Nazareno, tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa aking debosyon, pilihin ang Panginoon. Diba po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diba po, Jesus Nazareno, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, ngayon ay unang araw ng Disyembre, unang Biyernes ng buwan ng Disyembre na buwan ng Pasko. At isama natin sa ating misa ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang mga intensyon ninyo ay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pitan ng live streaming through Facebook, live YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon naman na cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idadag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel at saka sa Ukraine. At ang ating intensyon sa isang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, sa aklat ni Propeta Daniel, ang mga halimaw ay lumabas, ngunit ito'y napigil at ang isa ay pinatay, at lumabas naman ang isang anak ng tao na isang Mesiyas na siyang nagbigay ng pag-asa sa kaligtasan. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, ipinahayag ng ating Panginoon na kailangan ay masinop sa pagtingin sa palatandaan ng mga pangyayari ng panahon at magkaroon lagi ng handa. Pero dapat na alalahanin ng lahat na lilipas man ang lahat, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili. Sa ating puso ba, sa ating sarili, ay nanatili ang salita ng Diyos at ang ating pananalig at panampalataya sa Panginoong Nazareno, sa ating Diyos Ama at sa Espiritu Santo. Sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino ang tagapagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo, makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iloob mong akuin na yung anak ang cross ng at pamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa cross at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap na yung anak ay magbagin dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nakakita na isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin kabi-kabila
Mula sa dagat ay may lumitaw na apat na iba't ibang dambuhala. Ang una ay parang leon, ngunit may pakpak ng agila. Nabunot ang mga pakpak nito. Umangat ito sa lupa at tumayong tila tao. Binigyan ito ng isipan ng tao. Ang ikalawa naman ay mukhang oso. Ang dalawang paa lamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang tatlong tadyang. May tinig na nag-utos dito, "Sige, magpakasawa ka sa karne." Ang ikatlo ay kawangis ng leopardo. Ito ay may apat na pakpak sa likod, apat ang ulo at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan, nakita ko ang ikaapat na hayop. Nakatatakot itong tignan at mukhang napakalakas. Bakal ang ngipin nito at tanso naman ang mga panga. Niluluray ng bibig nito ang anumang makagat at tinatadyakan ang matira doon. Kaiba ito sa tatlong nauna pagkat ito'y may sampung sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang tatlong sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ito ay tulad ng tao, may mga mata at bibig. Nakapangingilabot ang sinasabi nito. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang dantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono nito'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000 bukod pa sa 1,000,000 nakaantabay. Kumanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa kilakilabot ng mga bagay na sinasabi ng sungay, naakit akong manood hanggang sa mapatay ang ikaapat na hayop at ihagis sa apoy. Yaong ibang hayop ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit pinanatiling buhay ng kaunti pang panahon. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin niyo ang Panginoon, mga bundok at mga burol. Awitan siya at papurihan at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin niyo ang Panginoon, lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog.
Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait, papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena at lahat ng nilikhang nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait, papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait, papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at mga maiilap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait, papurihan ang poon magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Naririto malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga, "Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyari na ang mga ito, malalaman ninyo, malapit nang maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng mga ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa unang Biyernes tayo ng buwan ng Disyembre at ngayong unang araw ng Disyembre ay nagsiksikan tayong lahat upang ating maipahayag ang ating pagmamahal, ang ating pamintot, debosyon sa ating Pong Hesus Nazareno. Kaya narapat lang na ngayong araw ay atin pong tingnan ang tunay na mensahe ng mga pagbasa tungkol sa palatandaan ng mga huling araw. Ang una pong pagbasa na mula sa aklat ni Propeta Daniel, Kapitulo 7, verso 2 hanggang 14, ito po yung ipinapahayag na pangitain ni Propeta Daniel na mayroong mga hayop na halimaw na nakakatakot at sobra ang kanilang mga kapangyarihan. Pinatay ang pinakamalakas at ang tatlo ay naroon muna na reserve pero buhay pa. At dumating naman, kaya ito yung maganda na bahagi sa aklat ni Propeta Daniel, Kapitulo 7, sa versikulo 13 ay naroon ang isang tinatawag na Bar Emas o anak bar anak ng tao. Na ibig sabihin, sa kabila na mayroong mga halimaw, mayroong mga hayop na mabangis, pinairal ng Diyos ang presensya niya sa pamamagitan ng kanyang anak na magkatawang tao, na isang tao na ibig sabihin hindi na maghahari ang mga halimaw na nakakatakot sa mundo
at universo, bagkos ang maghahari ay ang mahabagin, ang mapagmahal at puspos ng awa na ating Poong Hesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Poong Hesus Nazareno sapagkat sa kanyang habag, sa kanyang pag-ibig sa atin, sa kanyang awa sa atin, tayo ay binigyan niya ng pag-asa na magkaroon ng buhay na ganap at ikasya sapagkat yan ang sinasabi niya. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, Versikulo 10, ako'y naparito upang magkaroon ng buhay at ito'y ganap at ikasya siya. Ang mga pagbasa po ito ay maituring natin na tinatawag na apocalyptic literature. Ibig sabihin, ang mga panguhula sa mga huling araw at itong mga huling araw ay tungkol sa mga huling bagay o iskaton. Kahit kuminsan tinatawag na eschatology o eskatolohiya mula sa salitang eskaton, ang mga huli at ang logos, ang siyensya o kaalaman o salita tungkol sa mga panghuli na mga panahon. Kaya sinasabi ng ating Panginoon ngayon, dalawang bahagi po ang ating Ebanghelyo. Ang unang bahagi ay mula sa versikulo 29 hanggang at 31, na ito yung sinasabi ng ating Panginoon na dapat masugid tayo, maayos tayo sa pagtingin sa mga pangyayari at ng mga palatandaan ng panahon. Sa salitang Hebreo, dahil Hebreo po ang ating Panginoon, ito ay ot, ibig sabihin palatandaan. At dahil ang ginagamit sa New Testament ay ang Koinokona Griego, sa Koinokona Griego ay atin po makita ang salita na simade. Ang simadi ay ordinaryo na palatandaan sapagkat ang palatandaan na mahimala ay tinatawag na Simeon. At ang nakasulat lang dito ay ang salitang simadi. Na kung saan atin pumakita na kung sinasabi ng ating Panginoon kung magdadaho na ang igos at iba pa mga punong kahoy, ibig sabihin darating na ang tag-init. Kaya ganun din sa mga panahon na sinasabi ng Panginoon na mayroong gera, mayroong lindol, mayroong salot, lahat ng mga pangyayari na ganoon, ito yung mga palatandaan na parang sa katapusan ng panahon. Pero sinasabi ng ating Panginoon ngayon sa, ito naman ang panong bahagi ng ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 32 hanggang 33, na lilipas ang lahat, magbago ang lahat, pero ang manatili ay ang salita na hindi magkakabula, na hindi magbabago, nariyan lang. Ito yung tinatawag ng ating Panginoon na napakahalaga na bahagi na itong salita, sapagkat ang ating Panginoon ay binigkas ng Diyos na Ama. Siya ay nagiging salita sa pagbigkas ng Ama, ay nagkatawang tao, salamat sa tulong ng mahal na Birhen Maria, na ngayong Pasko ay atin pong mahandaan sapagkat ang salita na nabigkas ng ating Panginoong Diyos na si Yahweh ay magkatawang tao at siya'y ipinanganak sa magitan ng mahal na Birhen at itinatawag nating Pasko ng Kapanganakan o Christmas. At ito yung pinaghandaan natin ang mga huling araw at mga palatandaan sa mga pagbasa ngayon ay katapusan ng panahon. Pero atin ding alalahanin na sa pagdating ng katapusan, mayroon ding simula at ang simula ay ang kapanganakan ng ating tagapagligtas, ang kapanganakan ng ating Poong Hesus Nazareno at ito'y tinatawag nating Christmas o Pasko. O hindi ba na tayo sana ay matakot sa mga ipinapahayag ngayon ng mga hayop na mga halimaw at yung katapusan ng panahon, yun pala darating. At sumasa atin na nga, dahil dumating na noon ang ating Poong Hesus Nazareno at siya'y namatay, nabayubay sa cross at nabuhay muli at napaakyat sa langit. Pero kasama rin natin siya sa mga sakramento at mababasa sa mga tinatawag nating banal na aklat na tinatawag na Biblia at siya rin ay sumasa atin kung saan man tayo nagtitipon at kung tayo'y tumutungo sa mga mahirap sapagkat sinasabi niya, Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 25, Versikulo 40, kung anong ginagawa niyo sa pinakaaba kong mga kapatid ay ginagawa niyo sa akin. Ibig sabihin, nariyan lang ang Diyos. Hindi tayo iniwanan ng ating Panginoon. Ang Poon ay nasa atin. Kaya nga sinasabi sa ating
Salmong tugunan na mula sa aklat ni Propeta Daniel, Capitulo 3, na dakila at pupurihin ang poon magpakailanman. Bakit po? Nariyan lang siya sa lahat ng pangyayari sa buhay. Hindi tayo iniwanan. Hindi tayo basta tayo ay nanalig sa kanya na makalimutan niya. Kailanman hindi tayo makakalimutan ng Diyos. Kailanman hindi tayo pakawalan ng Diyos. Kaya kakapit tayo sa kanya. Kasi tayo kung minsan ang bumitaw sa kanya. Lalo na kapag napakalaki ang pinagdaanan sa buhay. Para bang sinisisi pa ang Diyos? Para bang mayroon kayong mga sinasabi kung ano nung mga negatibo na mga pag-iisip at mga salita? Kaya yun yung pagbitaw sa Diyos. Huwag tayong bibitaw sa kanya. Huhugot tayo ng lakas sa kanya. Kakapit tayo ng malakas sa kanya. Sapagkat kung tayo nasa kanya, nasa kanya ang ating pag-asa, nasa kanya ang ating kaligtasan, nasa kanya ang ating buhay magpakailanman. Dahil sa kanyang pag-ibig, hindi tayo iiwanan ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos, hindi ka iiwanan niya. Mahal tayo ng Diyos, hindi tayo iiwanan ng Diyos. Sapagkat siya ay tunay na Diyos na may pag-ibig sa atin at kailanman hindi nagmamaliw ang kanyang pag-ibig dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ang aminahan ko mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Hesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. At atin pong itutugon, mahal na pong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Hesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng paghahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Hesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa tahimik, idalog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita gawa buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Mahipayag din naman namin ang katotohanan ito sa pangalan ni Hesus Nazareno, Panginoon namin, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Buong
Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay, sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala, buhay na dalisay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin ka, Pridyo, pang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw magpatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amen. Panginoon, tunay marapat ni kay aming pasalamatan yung ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nakapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo sa kahoy na krus. Siya ay nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa namang nagsisiawit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga tupo, napupuno langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kismita ng Espiritu, yung banal ang makalob na ito pang para sa maging katawan at tugo ng aming Panginoon sa Kristo. Bago niya, pinagtiisang ko sang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, hinabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin nga ng pag-alala sa pagkamatay at pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan, kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig.
Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming papa at niyusin aming ubispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Paawaan mo at ibatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tatagubilin ng galing na utos at turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos ipahayag natin ng lakas loob. Namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ngayon panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon siyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magkain kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus, Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus, Nazareno, patawad ko sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y aalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Ong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko, dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Ong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na po, Ong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, talukan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, aawaan niyo po kami, umaasa. Oo, Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Oong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko, dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at
magpakailanman, ikay pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Menor at ng Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Maraming salamat po sa inyong suporta. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Panginoong Hesukristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Ekresya Banal na Misa, kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamasang Nabanan ni Jesus Nazareno o kayo rin naugnay sa pagitan ng iba't ibang live streaming sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan na way ang inyong panalangin ay ringgen ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church para makatulong po tayo sa mga nangangailangan at mga mahirap na lumalapit po dito sa Quiapo Church. Salamat din sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Yun pong wala pang leksyo divina para sa Poong Jesus Nazareno, available po ito. 130 pesos po bawat libro.
doon sa information card. Tayo ay pinalalahanan ng ating Panginoon. Hindi lang tayo dapat magbantay. Tayo ay magbukas ng ating puso upang ang ating Panginoon ay siyang maghahari ng ating pagkatao. Kaya palakpakan po natin ang ating Pong Hesus Nazareno ngayong unang Biyernes, unang araw ng buwan ng Disyembre. Ngayon na po ang kubas-bas, mangyari po lamang itas bagya, mga bagay-bagay na basusan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na Pong Hesus Nazareno, higit mo silang cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kalingan ng kanan, nagsusumamo sa makamtan naman nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan mo at ang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahe, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng impresyon ito na mahala ng pangako ng sabinyag na ikaw ang libingin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo kapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.